Kumusta? Kumusta? Saturday. Nanonda ka na. Okay. Close fight. OKC versus San Antonio. NBA Live. Okay. Kaya ba? Nanonda ka ng NBA? Kapan kasi ako ng NBA. Nanonda. Look at. So, habang naghintay tayo ng web ng attendees, nagdang muna tayo ng sandali. Kayo ba? Sino yung mga NBA fan dyan? Sino ang sa tingin nyo mananalo ng playoffs? Ang champion! The best! Ang winner! Isa lang ang kailangan manalo. Boom! Okay, so habang naghintay tayo ng attendees, may malupit ako ng coaching natin. And Ibaka did a great job, made the catch hard, and made the finish hard. And half-time, it's the rebound. Grabe, ang ganda laro. Adams at 17 rebounds. 46-40. Live kaya ito. Panood ko lang. Kamusta, kamusta? Saan kayo nanonood? Habang naghintay tayo ng konti attendees para sa ating coaching. Sa kayo nanonood, mag-comment kayo dyan. Grabe, close fight lang. Kumusta ang Sabado? Okay. Kumusta ang Sabado nyo? Whoever doing great, I hope doing fine. Medyo nanood daw habang naghihintay para sa coaching natin. So, basically nanonood lang ako ng TV. Ganda ng laban, no, Rika? Okay. So, ayun. Actually, nanonood din naman ako ng TV. Pero, pili lang yung mga pinapanood ko. Okay, hindi ako nanonood ng balita, hindi ako nanonood ng mga bad news. So, actually, kasi may pagkaganon ng pag-uusapan natin ngayon kung bakit ba't ko rin nag-isip yung ganong klaseng ano, ganong bakit ko napakita ko rin sa inyo yung pag-anood ng TV. Okay, so basically nanood din naman ako ng TV, okay, pero piling-pili lang. Katulad, nanood ako ng HBO, nanood ako ng Star World, pero hindi ako nanonood ng ano, hindi ako nanonood ng ABS, hindi ako nanonood ng GMA, hindi ako nanonood ng TV5, hindi ako nanonood ng mga ganon. Okay, kahit nasabi natin telenovela, kasi kung titignan nyo ng maigi, pati yung mga telenovela, di ba? Ano yung madalas sa turo sa telenovela, di ba? Lagi yung mga mayayaman yung mga evil, di ba? Yung mga mayayaman yung mga ano, yung mga mayayaman yung mga masasamang tao, samantala yung mahihirap, sila yung mga bida, sila yung ganong klase. Lagi ganon, di ba? Paulit-ulit yung nangyayari. Mga mayayaman, lagi nag-aaway, di ba? Lagi sinasabi na masyado silang mayaman. Alam mo yung parang ang pangit lang ng message lagi sa mga gustong yumaman. Lagi yung pangit lang ng message sa mga yun, mga naghahangad na yumaman. So yung topic natin ngayon is how to have a clear path. Okay, how to have a clear path papunta sa success mo. Okay, so okay ba? Narinig ba ng malinaw? Baka kasi mamaya medyo nasa tapat ng electric pa ng init kasi. Kaya tumapat talaga ako. Okay, para okay naman. Okay ba? Yan, si Jocelyn from Abu Dhabi. Ayos. Si Rika, kanina sabi niya, ganda ng laban. Okay, kasi NBA fan talaga ako. Si Joshua, good evening. Joshua, kamusta? Okay? Ano ba ang gusto kong manalo this playoffs? So, tingin nyo, sino kayo mananalo sa playoffs ng mga NBA fan dyan? Okay. Ako, ano nga ba? Okay, ako sa Spurs eh. Gusto ko rin naman ng Spurs manalo. Okay? Ayoko ng Cleveland, medyo overrated. Oo, may mga Cleveland fan dyan. More on NBA kasi ako kasi sa PBA eh. Spurs pala si Joshua. Ako rin may pagka-Spurs din ako eh. May liga ako sa Spurs. Si Aldridge.
si Leonard, mga idol ko yan, lupit niyan. Okay, so anyway, hindi naman natin pag-uusapan ng NBA. So kanina, bago ko manood, okay, actually naglinis ako nung CR namin. Okay, naglinis ako kasi ano naman ako, kahit entrepreneur ako, kahit ginagawa ka naman yung mga karaniwang ginagawa ng ibang mga tao. Okay, katulad ng paglilinis ng bahay, ganung klaseng mga bagay. So bago ko nakita, kasi tagal ko hindi nilinis yung CR, so ang dumi talaga. Okay? So, ayan, nilinis ko siya. Tapos, yun, maganda ulit tignan. Okay, maganda ulit tignan kasi nilinis ko siya. Tapos, yung basura dun sa CR, syempre, tinapo ko. So, nung papunta ako sa, ano, nung palabas ako ng bahay, tinapo ko yung basura sa CR. Okay, so, nakita ko lang pala na kailangan pala natin, okay? Kailangan pala natin, nililinis natin, okay? Nililinis natin yung paligid natin, nililinis natin yung, ano, yung office natin, okay, online office natin, yung kwarto natin, kailangan pala natin ilinis yun. Kasi, di ba parang nakaka-distract siya? Di ba nakaka-distract siya kapag sobrang dumi? Alam mo yung isipin mo ganito. Ito yung nangyayari kasi sa akin. Katulad, kapag hindi ko nalilinis yung online office ko, tapos may nakita kong maalik ko. Minsan kahit focus ako doon sa ginagawa ko, minsan nadidistract ako na kailangan ko pala linisin. Okay, nag-aganon ako. Tapos minsan parang naiinis ako sa dumi. Parang nakakainis yung dumi, yung parang ganun. Nadidistract ako yung emotions ko, parang naiiba, nagkakaroon ng obstacle. So, basically, okay, para sa'yo, okay? Nagawa ko rin yun, okay, medyo na-relate ko rin siya sa business. Kasi, in order for you, okay, para magkaroon ko ng clear path papunta sa success mo, kailangan, alam mo yun, kailangan malinis talaga yung path mo. Okay, kailangan malinis yung path mo, kailangan malinis yung paligid mo para alam mo yun, malinis na malinis yung focus mo. Pero alam mo yun, habang ginagawa mo yung business mo, parang imagine mo to eh, parang yung business mo, parang mong garden yan. Okay, parang post ko kanina. Sino dito nakakita ng post ko kanina tungkol sa garden? Okay? Naisip ko lang yun kanina kasi yun yung naisip ko habang nililinis ko yung CR namin. Sa tayo, naglilinis ako dito sa bahay. Yun yung naisip ko, yung business, para siyang garden. Okay? Kailangan, lagi mo siyang lilinisin. Okay, para makita mo yung mga prutas, para makita mo yung resulta, yung kagandahan ng damo. Okay, para maging matibay yung mga puno tinatanim mo. Okay, parang ganong klase mga bagay. Para makuha mo yung prutas na gusto mo, yung matamis na prutas, which is yung resulta. Okay, pero alam mo, sa totoo lang, yung nangyayari kasi sa atin, yung truth, okay, yung katotohanan na nangyayari sa atin sa business na to, okay, may mga ibang mga tao na tinatambak nila yung basura nila doon sa garden mo, sa hardin mo na pinaghihirapan mo. Ano ibig sabihin nito? Okay? Yung mga neighbors mo, okay, mga neighbors mo, mga friends mo, mga families mo, sinasabi na tigil mo na yan. Okay, tigil mo na yan. Okay, puro walang kwentang ginagawa mo. Okay, wala nang iniwala sa iyo. Okay, tigil mo yan. Ano ka, mayaman? Okay? Ano, hindi nga tayo mayaman, ikaw nagharap kang magiging mayaman. Nararamdaman mo ba, narinig ba yung mga ganyang side comments sa mga kaibigan mo? Kalokohan yung ginagawa mo, okay? Patawa ka ba yung mga ganong mga klase ng comments? Katulad, shinare mo sa kanila na magiging milyonaryo ka, shinare mo sa kanila na makikita ka ng 100,000, shinare mo sa kanya na nagkaresulta ka na sa business mo, tapos kayo may comment sa'yo. Ano ka, patawa? Yung mga ganong klase mga bagay. Meron ba sa hindi nakakaranas ng ganon yung mga araw-araw na nararanasan natin pag ginagawa natin yung business natin? Okay? So, good evening, Archie. Welcome sa ating coaching. So, ganon, okay? In order for you, kapag ginagawa mo yung business mo, para maramdaman mo, malasahan mo yung matamis na prutas ng resulta, yung income goal mo, okay, kailangan hindi mo tatanggapin yung mga basura. Okay, hindi mo tatanggapin yung mga basura na hina doon yung connection. Wag mong tatanggapin yung mga basurang tinatambak sa hardin na ginagawa mo. Sa hardin ng business na ginagawa mo. May dumaan na ano, kapitbahay mo o may dumaan na kaibigan mo sa hardin mo. Nagtapo ng sabi natin, kumakain siya ng chicharia. Kumakain siya sa sabi natin ng piatos. Parang gano'n. Okay? Kumakain siya ng piatos. Tapos tinambak niya doon sa hardin. Pinaghirapan mo, natinanin mo, talagang ang green na green talaga yung hardin na ginawa mo. Talagang pinagpuyatan mo siya, araw-araw. Kahit nagtatrabaho ka, pinupuyatan mo siya, talagang wala kang tulog, talagang pinapaganda mo, okay? Talagang pinapaganda mo, mapapangit na damo, nililinis mo siya. Tapos sabi natin yung kaibigan mo dumaan lang sa hardin mo, kinamusta ka, tapos kumakain siya ng piatos, tapos na siya, pila na ng tinambak doon sa hardin na ginagawa mo. Okay? So, sa tingin mo, no, ano kayo mararamdaman mo?
di ba medyo may inis ka yung mga sa bagay. So, kailangan na kailangan, okay? Don't accept, okay? Mag-accept ng mga garbage na itatambak sa'yo, okay? Wag na wag mo i-accept yung mga garbage na itatambak sa harbin na ginagawa mo, which is success. Okay? Kasi alam mo, sa totoo lang, dito sa ginagawa nating business, marami kasi mga tao na may tinatanggap nila eh. Tinatanggap nila yung mga harbin na binibigay sa kanila. Okay? Katulad yung mga sinasabi, ano kakalukuhan yung ginagawa mo? Okay, itigil mo nga yan, maghanap na lang ng magandang trabaho. Itigil mo yung pangarap mo. Okay, parang gano'n na, ano ka mayaman? Gano'n, nangangarap ka ba? Hindi naman tayo mayaman, mga gano'ng klase ng mga bagay. Nakakalungkot dito, tinatanggap nila yung mga basura na binibigay sa kanila. Okay? Tapos yung basura na yun, nilalagay nila doon sa hardin na yun. At saka yun, okay, paano ka makaka, alam mo yun, paano mo magagawa yung business mo? Paano mo mapupuntahan, okay, yung goals mo? Okay, kapag puro basura yung mga nasa daan mo. Okay, kapag puro basura, puro pader, ganong klase mga bagay. Siyempre, kapag sabihin natin sa daan na ginagawa mo sa success mo, sabihin natin yung gilid yun, yung hardin mo. Okay, yung gilid mo. Okay, imagine mo, nasa harapan mo talagang daan siya. Okay, imagine mo yun. Tapos, papunta dun sa dulo ay yung ano, yung success na gusto mo. Kasutang gusto mo makuha, yung 100K per month, okay, 50K per month, 30K per month. Okay, magiging top earner dun sa kabilang dulo. Tapos kailangan magandang hardin mo para hindi ka madidistract, hindi ka may ines, hindi ka mag-isip, dire-diretso ka lang papunta sa success mo. Pero alam mo, ibang mga tao kasi tinatanggap nila yung mga basura na binibigay sa kanila ng mga kaibigan nila, ng pamilya nila, o yung mga ganong klase mga comment tinatanggap nila, tapos sabihin nila, oo nga eh, tama ka, patulad sinabihan ka ng asawa mo na itigil mo nga yan, anong kinita mo, liit-liit niyan, kasi pwede may tutulong yan. Okay. Sabi natin, kumita ka sa business, magpapalit ka sa kanya, tapos ganun yung comment niya sa'yo. Kung maghanap ka na ng matinong trabaho, okay, dyan sa nagawa mo. Okay? Yung nakakalungkot dito, dahil sa sobrang mahal na mahal niya asawa niya, tinatanggap niya yung comment ng asawa niya. Okay? Ginagawa niya, kukuha niya yung basura ng asawa niya, tapos nilalagay niya doon sa daan, sa success niya. So, paano ka dadaan ngayon kapag may nakaharang na basura dyan? Kailangan mo. Okay? So yung talon na gagawin mo, yung ilag na gagawin mo, yung ilag ka pa ng ganun, yun yung bumubulong sa loob ng isip mo na gagawin ko ba to? Okay? Gagawin ko pa ba to? Itutuloy ko pa ba to? Okay? So para hindi mo maranasan yun, okay? Para tuloy-tuloy ka lang sa goals mo, tuloy-tuloy ka lang para magkaroon ng resulta, ay kailangan wag na wag kang tatanggap ng mga basura na binibigay sa'yo, which is yung mga side comments, yung mga negative comments. Okay? Wag na wag kang tatanggapin huwag na huwag mo ilalagay sa hardin na ginagawa mo o sa daan na ginagawa mo sa success mo. Okay? Naalala ko talaga ng mga times na habang ginagawa ko ng business ko, habang gumagawa ko ng videos, may mga top leaders, okay, ito yung nakakalungkot talaga dito, kahit mga top leaders, may sinasabi na, ano, kalokohan yung ginagawa ko, nagmamarunong lang ako. Okay? Yung mga, ano, sino ba yung Raymond na yun? Video ng video, plus parang ewan ang daldal. Mga top earners to, ha, mula sa ibang company. Okay, mga narinig ko lang yun sa mga kaibigan ko rin, mga marketers, yung mga sinasabi nila sa akin. Okay, yung mga upline nila, yung mga leaders nila. Okay, yung mga nakakarinig sa ginagawa ko. Sino ba yan nagmamarunong na yan? Sila sa akin na, okay, na yun, okay? Pero hindi ko tinanggap yung mga ganong klase mga bagay. Hindi ko sinabi na sa sarili ko na, oo nga, no, tama sila, no. Itigil ko na lang kaya itong ginagawa ko. Tama sila. Sila yung nakakaalam. Sila yung top earner. Baka nga mali itong ginagawa ko. Okay, hindi ko tinanggap yun. Hindi ko tinanggap yun. Hindi ko nilagay dun sa success ko. Hindi ko nilagay dun sa harapin na ginagawa ko, which is my business, which is my success. Hindi ko nilagay dun sa daan. Okay, dun sa daan na nilagay ko, na ginagawa ko papunta dun sa resulta na gusto ko. Okay, at dahil doon, dahil tuloy-tuloy ako sa business ko, na hindi ako nakikinig, na alam mo yun, yung parang suot ng mga kabayo, yung nakaganon. Okay, talagang nag-focus lang ako sa daan. Diretso lang ako gawa ng mga ng ginagawa ko yung, ano, yung business ko. Nag-video ako, nag-coaching ako, nag-webinars ako. Okay, ma-attend ako ng mga webinars. Kinakausap ko yung mga mentors. Okay, tungkol sa mga, sa strategies na ginagawa ko. Hanggang sa nakuha ko yung 6-figure income na dati ko lang pinapangarap. Okay, 6-figure income na kinita ko sa business na to. Sa wakas, nakuha ko rin siya. Top 7 income earner ako sa business sa ginagawa ko. Okay? All-time income. At saka nakakatuwa, nung month of April,
Okay, top 1 ako. Okay, for the month of April, top 7 ako from all time. Tapos for 4 weeks, okay? Every week lagi ako top 1. Okay, dahil hindi ako nakinig doon sa mga taong 'yon. Okay, and I believe mangyayari din sa 'yon. Okay, kapag hindi mo tinanggap. Okay, kapag hindi mo tinanggap, okay, yung mga garbage na binibigay sa iyo, mga basura na ginibigay mo sa iyo. Okay, kapag araw-araw, kapag hindi ka nakikinig, katulad natulog ka. Okay, kasi pagod ka talaga eh, okay? Pagod ka talaga sa ginagawa mo, natulog ka. Tapos pag gising mo, may mga basura nandun. Okay, yung mga basura na nilagay doon, yung mga kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, okay, pamangkin mo, ano-ano man, tawag mo. Relatives man talagang galit na galit sa ginagawa mo, pagising mo doon, siguraduhin mo nalinisin mo yung hardin na ginagawa mo. Siguraduhin mo nalinisin mo yung business na ginagawa mo. Okay? So, napakalaking tulong talaga yun kapag lagi mo nilinis yung hardin na ginagawa mo, which is your business. Okay? Lagi mo siguraduhin na dapat talaga malinis na malinis yung ginagawa mong business. Okay? Huwag na huwag kang tatanggap ng mga comments. Okay? Kasi yung pinaka isang number one mistake talaga na ginagawa ng mga marketers, ng mga baguhan, ng mga entrepreneurs is natanggap talaga nila eh. Okay? Naalala ko dati making a workshop. Sinabi raw sa kanya ng pamangkin niya na wala raw. Pamangkin niya ka lang. Sinabi sa kanya na wala raw siyang kwentang tatay, yun na ganun siya. Kasi hindi siya naghahanap ng trabaho. Okay? Tapos sali daw siya sa mga iba't ibang companies. Okay, talagang araw-araw ginaganon siya ng anak niya. Araw-araw sinasabihan na wala siyang kwenta. Sinasabihan na wala siyang kwenta ng tatay. Ginaganon siya. Hindi niya kayang i-provide yung pamilya niya. Okay, yung anak niya biniblame yung tatay na yung sabihin, which is so weak, di ba? Sobrang weak talaga yun. Sobrang walang kwentang action talaga yun. Kasi syempre, kapag ikaw may yung sitwasyon hindi maganda, it's up to you. Okay, para mo. So, ganun. So, ginaganon siya lagi ng anak niya habang ginagawa yung business niya. Yung nakakalungkot dito, tinanggap niya. Okay, nakakalungkot dito. Sinabi niya sa akin, Raymond, sa tingin ko, hindi talaga para sa akin to. Ginunun ako. Okay, sa chat. Raymond, sa tingin ko, hindi talaga para sa akin to. Kasi araw-araw na akong ginaganon ng pamilya ko eh. Okay, parang ramdam na ramdam mo sa chat niya na talagang sincere siya sa sinasabi niya. Okay, pero yung nakakalungkot talaga doon, okay, he gave up. Nakakalungkot talaga doon, sinukuan niya yung pangarap niya, sinukuan niya doon dahil sa mga side comments, dahil sa mga basura na binibigay sa kanya ng pamilya niya. Okay? It might happen to you kapag tinanggap mo rin yun. Okay, pwede rin mangyari sa iyo kapag tinanggap mo yung mga basurang yun na binibigay sa iyo araw-araw. Mga sinasabi sa iyo ng mga yun na wala kang kwenta, na sinasabi sa iyo na mga strategy na ginagawa mo, na sinasabi sa iyo na tigil-tigilan mo yan, sinasabi sa'yo na ano ka, mayaman? Okay, ano ka, feeling mo mayaman ka? Kasi masasakit na salita. Yung pinaka nakakalungkot na diba, kinuha mo yung mga basura na yun at nilagay mo dun sa hardin na ginagawa mo. Pinaka malungkot na pwede mong gawin. Kasi kapag ginawa mo yan, ang dami ng bubulong sa isip mo na hindi mo na siya gagawin. Kino-convince mo ni sarili mo. Okay? Kino-convince mo ni sarili mo na dapat mo siya ituloy. At sa tingin ko, okay, para sa akin, ha, sa mga taong na-survey ko, sa mga taong nagtatanong sa akin, sa mga taong na-coach ko, sa mga taong nag-message sa akin, ito yung laging number one reason kung bakit sila nag-fail. Is kasi tinatanggap nila yung mga basura na binibigay sa kanila. Tinatanggap nila yung mga side comments na binibigay sa kanila. Tinatanggap nila yung mga comments sa kanila. Tinatanggap nila yung mga negative things na sinasabi sa kanila. Dahil doon, kaya sa mag-isip sila na maging productive, mag-isip sila kung paano yan, mag-isip sila paano gagawin yung daan papunta sa resulta nila, mas iniisip nila na mag-isip na lang, mas iniisip nila na makilig na lang sila, mas naiisip nila na wala talaga silang kwenta, mas naiisip nila na talagang hindi sila karapat dapat na yumaman, na hindi sila karapat dapat magkaroon ng resulta sa ginagawa nila. So yung tanong ko sa'yo kaibigan, okay, yung tanong ko talaga sa'yo na ikaw nakikinig ka ngayon, nasaan ka man ngayon, nakaupo ka man, nakatayo ka man, o nagmamaneho ka man, ewan lang kung nagmamaneho ka or nagko-commute ka, kasama mong pamilya mo ngayon, yung tanong ko sa'yo, tatanggapin mo ba yung mga basura? Okay? Kapag hindi, comment mo dyan sa
baba, okay? Hindi ko tatanggapin ang basura na binibigay sa akin. Yung ganun, okay? Pwede i-comment ko sa baba, okay? Na hindi ko yung tatanggapin. Okay? Kasi it boils down to commitment talaga eh. Okay, kailangan talaga wag na wag mong tatanggapin yung mga ganung mga klase mga bagay. At kapag talagang alam mo yun na nararamdaman mo sa sarili mo kapag nararamdaman mo sa sarili mo yun na may nasabing ko wala yung sinabi ko. Okay, so sabihin natin na yun na nga na kapag talaga alam mo yun na nag-comment ka talaga na lilinisin mo yun, okay, na talagang ano eh, grabe, okay, talagang tuloy-tuloy yung magiging path mo na walang-walang makakapigil sa'yo. Na walang-wala talagang makakapigil sa'yo dahil din eh, talagang hindi mo tatanggapin na talagang, alam mo yun na wala akong pakialam kung ano sabihin mo sa'kin. At alam mo yun kapag ikaw sabihin natin sa ako na hirap na hirap ka talagang maniwala kasi talagang alam mo yun na sinasabi mo rin sa sarili mo na hindi mo kayang gawin yun. Okay, maghanap ka ng someone, maghanap ka ng tao or mentor, maghanap ka ng kaibigan or yun, yung someone na maniniwala sa ginagawa mo. Okay? Maniwala ka dun sa taong yun hanggang sa ikaw ay maniwala. Okay? Kasi alam mo, isa rin, pangalawang factor na nakakalungkot din is sarili mo, kalaban mo. Okay? Ako rin, sa totoo lang, naranasan ko rin yung nag-uumpisa ako. Okay, sarili ko rin, kalaban ko eh. Okay, na talagang alam mo yung teacher ako dati, ano bang alam ko sa negosyo, okay, ano bang alam ko sa pagbebenta, ano may alam ko dito, ano ba yung alam ko, introvert ako, okay, paano ko masasabi na kaya kong mag-public speaking, which is ginagawa ko na ngayon, okay, so, nung time na nangyayari sa akin yun, naghanap ako ng mentor na niniwala sa akin, hanggang sa naniwala na ako dun sa mentor na yun, okay, naniwala ako sa kanya, sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya ganun sa mga bagay pero naniwala ako sa mga sinasabi niya hanggang sa ako ay naniwala na rin. Okay? Nakakatuwa nung naniwala ako, tuloy-tuloy ko ginawa yung business ko kasi nagkaroon ng resulta. Okay, kahit ang dami nagbo-bombard sa akin kapag katulad tulog ako, mas pagkising ko ang dami na naman basura sa hardin na ginawa ko katulad yun ang aming mga iniwan ng mga side comments, ganun klase mga bagay. I put an effort para ilinis yung daan na ginagawa ko papunta sa resulta. I put an effort na linisin siya, tangkalin siya sa hardin na ginawa ko. Tapos ayun, hanggang sa maging malinis na naman yung path. Okay, at saka kapag may mga kaibigan na dumadaan, sasabihin sa akin, ay, ticket mo yan. Hindi ko tinatanggap yung mga tinatapon nila. Sinasabi ko sa kanila, okay, I appreciate yung sinasabi mo. Okay? Thank you sa sinasabi mo. Pero hindi kita kailangan ngayon. Okay, mara, ganun na sa loob ko. Ganun na sa loob ng pag-iisip ko. Pero hindi kita kailangan ngayon na ginagawa ko itong negosyo ko. Okay, sorry to say, pero hindi kita kailangan ngayon. Thank you. Thank you sa sinabi mo. Matulad yun, sinasabi ko sa akin na itigil mo yan. Sino ka mayaman? Feeling mo mayaman ka. Kasi mga comment, kasi sakit ng mga salita. Okay, sinasabi ko na lang, salamat sa comment mo. Pero I don't need you right now. Mga ganun kasi, hindi kita kailangan ngayon kapag ginagawa ko itong business ko. Okay? So, yun yung tanong ko sa'yo. Siyempre, sa loob ko lang yun. Sa pag-isip ko kasi ayoko na masaktan yung tao. Kasi siyempre, kapamilya ko pa rin yun. Kamag-anak ko pa rin yun. Sa loob ko. Pero huwag mo tatanggapin yung basura niya. Okay? Thank you sa sinabi mo. Kailangan niya sinabi mo ngayon. Sa loob-loob ko. Okay? Parang gano'n. Maging ano ka. Maging istabero kung kailangan man para sa business mo. Okay? So, yun. So, ano yung tanong ko sa'yo? Tatanggapin mo ba? Okay? Kung hindi mo tatanggapin yung mga basura na binibigay sa'yo, gusto mo sana i-comment mo dyan sa baba kasi kailangan mo i-commit talaga yon. Okay, i-comment mo dyan na hindi ko tatanggapin yon. Okay, hindi ako tatanggap ng basura sa business. Hindi ako tatanggap ng mga negative. Okay, ako ginagawa ko yung business ko. Okay, mag-commit ka dyan. Sa mga bagay. So, ayan, kapag may questions ka tungkol sa topic na to, feel free to leave comments below. Okay? Feel free na mag-leave ka ng comment dyan. Mag-comment ka. Sa pinag-usapan natin, kung nagustuhan mo to, click the like button. Kanina may nakikita na naman ako mga pinilipad ng mga likes. Salamat sa likes. So, ayan, pwede mo rin i-share itong video na to. Para makatulong din sa mga pag-grupo mo, sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, na sa tingin mong makakatulong itong video mo. Okay? So, yun. Kung may questions ka, leave comments below. Okay. Sabi ni Joshua, alam mo po, Coach, hindi ko magkukuha ng libro.
pag gumawa ng libro, may best-selling book yun kasi ang gaganda ng mga comments mo. Hihihihi talaga yun. So, salamat na sa comment mo, Bro Joshua. So, I mean, nagpapaputok, natatapat yung... So, anyway, ayun na. Thank you na sa comment mo, bro. Iniisip ko na yan na mag-gumawa ng book, okay? Ng e-book siguro. Magsimula ako sa e-book. Pero yan, thank you, bro. Okay, so, subukan ko gawin yan. No? I mean, gagawin ko rin yan sa future. Okay? Yan, magkawa ng book kasi para dumawak pa yung influence, para mas marami pa akong may reach out na tao. Okay? So, kung may questions ka tungkol sa business mo, tungkol dito sa topic na to, leave comments below. Okay, thank you, thank you. I appreciate you for being here kahit napaka-busy mo. Kahit alam mo may ginagawa ka, kahit Saturday na Saturday ngayon, baka nasa kasama mo pamilya mo. Kung OFW ka man, baka nasa trabaho ka ngayon. Kahit pinagbabawal ka ng amo mo, I really appreciate you na nandito ka pa rin, ginagawa mo pa rin lahat para matuto itong mga skills na ito, mga strategies na ito kung paano ko kinuha yung business ko, paano nagkaroon ng resulta. Okay, sinishare ko lahat. And I hope and I believe na ito kasing vision ko eh. Ito yung vision ko talaga kung ba't ko ginagawa ito. Ito yung purpose ko kung ba't ko ginagawa itong coaching ito. Kasi gusto ko itang magkaroon ng breakthrough idea. Gusto ko itang magkaroon ng breakthrough result sa business mo. Okay? Kasi alam mo yun, isang resulta lang talaga kailangan mo matutunan. Tapos kailangan pag-aralan mo yung resulta niya kung paano mo siya nagawa. Tapos kailangan ikot-ikot mo lang yun. Kailangan alamin mo. Alamin mo kung paano. Tapos ulit-ulitin mo na yung mga ginawa mo kung paano mo nagawa yun. Okay? Katulad sa akin, nagbigay sa akin ng resulta yung pagganito, pag-video, pag-coaching. Dahil mas marami ang matutulungan. Siyempre, kapag mas marami ka natutulungan, magkakaroon ka ng resulta. Kasi, siyempre, marami nag-i-inquire sa'yo, marami nagtatanong sa'yo, marami nakakakilala sa'yo. Mga ganun klase ng mga bagay. Okay? So, yun, si Jocelyn, nag-commit na siya. Hindi ako tatanggap ng negative. Ayos, ayos. Thank you, Jocelyn. Books naman po, gawin mo coach. Inspiring po lagi yung coaching nyo. Yes, yes, yes. Subukan, I mean, gagawa rin ako na ng books. Hintay-hintay lang kayo dyan, okay? Mga e-books. Okay, ito ko. Yun yung malaking challenge sa akin ngayon, yung pagbusulat. Kasi hindi talaga ako magaling magsulat. Yun yung malaking challenge sa akin. Ayun. Magawa ko siya. Okay? Si Joshua may tanong, how to stay motivated every day? Okay, so basically pagdating sa motivated, kailangan talaga masisimula lahat sa goals. Tapos pagdating sa goals, ano yung lagi mo nakikita? May katulad dito, kung paano ko nagagawa, paano ko na-excite araw-araw, nag-motivate araw-araw. Kasi kung pinakita ko na sa inyo ito dati, tinitignan ko lagi sa phone ko. Goals ko. Kailangan makakuha ko ng 180 leads per day, which is ngayon, medyo slow yung leads ko ngayon, pero yun yung tinatrabaho ko araw-araw. At kung nagagawa ko yan, I'm very excited na nagagawa ko yan. Kasi kapag nag-180 leads ako, magkakaroon ako ng 18 results per day. So, very excited ako sa ganung klase ng mga bagay. At saka kailangan, in order for you maging motivated ka araw-araw, kailangan meron kang malaking mission eh. Kailangan meron kang malaking vision para sa sarili mo. Okay? Ano ba yung malaking big vision mo para sa sarili mo? Katulad ito, akin, big vision ko ay makatulong sa maraming tao. Ibig sabihin ako, natutuwa akong gumising ng kama, okay? Para alam mo, nagbibigay ako, nag-iisip ako ng idea kung paano pa kita matutulungan. Okay, nag-iisip ako ng idea kung ano pa yung pwede kong maibigay. Okay, ano pa yung pwede kong, alam mo, yung makapag-contribute sa'yo. Dahil, alam mo yun, kapag iniisip mo yung sarili mo, katulad yung vision mo ay para sa sarili mo, medyo hindi siya nakaka-excite eh. Okay? Pero kapag alam mo makakapag-reach sa ibang tao, makakapag-reach out sa maraming tao, bigger vision, okay? Mas nakaka-excite talaga siya. Okay? Kasi alam mo yun, hindi mo ginagawa yung para sa sarili mo, pero ginagawa mo yung para sa ibang mga tao. At dahil doon, alam mo, makakatanggap ka ng mga messages sa katulad niya na, katulad niyan, sinabi kanina ni Joshua, kapag gumawa ko ng book, alam mo yung ganda ng mga contents, kung daw sila, yung mga ganong klaseng mga bagay. Sabi ni Jocelyn, inspiring po lagi yung mga coaching. Alam mo yung sa pakiramdam makatanggap ng ganong klaseng mga messages. Lalo ako na-excite na gumawa ng mga ganito. Lalo ako na-excite na gumawa ng video, ng training, ng tips, mga email, mag-blog post, everyday. Ayun eh, kasi kailangan meron kang bigger vision than yourself. Okay? Kapag nakapag-isip ka ng vision na mas bigger pa ito sa'yo, yun yung magbibigay sa'yo ng motivation araw-araw. Okay? Para ituloy-tuloy yung business mo. Parang si Mark Zuckerberg, di ba? Yung vision nila ay makonect yung mga tao. Okay? Makonect nila yung mga tao.
okay na talaga mas magiging personal yung mga ganun kasi mga bagay. At dahil doon, ano, may araw-araw siyang motivated, araw-araw merong bago sa Facebook, katulad itong Facebook Live. Diba ganun, okay? That's how I stay motivated every day. And I hope, Joshua, and I hope na, ayun, ma-model mo rin yon para maging motivated ka rin araw-araw. I hope yun sa question mo. Okay? So, yun. So, kung wala nang questions, yung mukhang busy mga tao ngayon dahil Sabado, alam ko may nangyayari sa Duterte pa ngayon. Ngayon ba yun? Actually, wala akong alam sa mga balita. Yung rally ata ni Duterte yun, no? So, ayun, kaya siguro baka busy rin mga tao. Baka naka... Ito ko ngayon na, hindi ko sure. Anyway, wala akong alam sa balita. Pero yun, thank you. I appreciate your time kahit na nga ganun na very busy mga tao ngayon sa mga nangyayari sa media. I appreciate your time na nandito ka. I appreciate your time na naglaan ka ng oras para aralin itong mga tips na to, makapag-interact ka sa akin. Jocelyn, Joshua, I appreciate you na nandito kayo. Archie, okay? Dito ka. Thank you, Rika. Salamat, salamat na nandito ka rin. So, ayun na naman. Kung nagustuhan mo to, click the like button. Kanina, may nakita na naman ang heart. Thank you for the love. Si Herrera ata nagbigay niyon. Thank you. So, ayun, kapag may questions ka pa, comment dyan sa baba. Okay? Jocelyn, nabili ko na yung TED Talk na book, Coach Mahal siya dito. Okay, pero I congratulate you, Jocelyn, na ginawa mo pa rin siya. Okay, kapag in-apply yung mga tips doon, yung mga sharings doon, kapag in-apply mo siya sa business mo, paano ka makapag-connect, okay, para sa mga tao, okay? Grabe, okay, baka pwedeng doble pa yung bumalik sa'yo, okay? So, actually, yung mga kailangan mo pang, ano, of course, skills yan. May tatagal din sa'yo yan. Ayun, lifelong. Okay, ganun klase mga bagay. Actually, nakita ko rin yun. Medyo pricey din nga siya. Pero, mas nakita ko kasi na lifelong. Okay? Yun, 900 pesos. Yes, Jocelyn, 900 pesos ko rin siya pinili. Medyo mahal siya, no? Kasi very valuable talaga yung mga nanggaling tao. Yung connected people. Kung paano ka magugustuhan ng tao. Paano ka makapag-build ng trust sa tao. So, very, very helpful talaga siya. Okay? So, yun. And I hope na maglaan ka, na ilaan mo ng oras para aralin siya. Okay, so yun, thank you. So, sa mga karating lang, okay, pwede mong i-view yung replay na to. Okay, mapopost ito sa profile ko. Kung may questions ka pa, kung gusto mo pa makapag-interact, mag-leave ka ng comment dyan. Okay, i-re-replyan kita as soon as possible. At saka, kung gusto mo i-share to sa mga kaibigan mo, ka-team mo, feel free to share this video. At ayun, kita-kits ulit tayo sa next coaching natin every 8 p.m. Okay, at ayun, I appreciate your time. I love you for being here. I love how you spend your time. Okay, na lalaan mo dito sa coaching na to. Okay, so yun. So anyway, see you again on the next coaching. Have a great day. Have a blessed Saturday. Kita-kits ulit tayo. Have a good night with your family. At ayun, kita-kits ulit tayo sa next coaching. Have a great day and bye.